May tanong lang po ako sa yung gospel. Doon sa gospel po na ipinahayag ni ano ni Brother Angel. Yung si ano si yung bulag na si Bartolomeo. Bakit po Bro Jando sinabi ng bulag na si Bartolomeo yung na anak ni David, yung sinigaw niya, yung nagsumigaw siya sa kay Jesus, anak ni David. Bakit sinabi iyon ni ng isang bulag na hindi naman niya nakilala si ano si hindi naman niya alam ang ano ni Jesus Christ, kung sino ba ang kung yung tinawag niya na anak ni David, na hindi naman niya na kausap yung si Jesus at first time niya sa kanyang buhay. Bakit po ganon? Okay, brothers! Ano yung tanong niya about sa... Ano tanong mo, Tia? Ako na lang sagot ng Brother Jando. Ay, kung sa ko dyan, Brother John Ray, ako na lang. Oo. No, kasi, sister, known sa mga Hudiyo na darating ang Mesiyas. No, kung babasahin mo ang hula ni Propeta Daniel, darating talaga ang Mesiyas. Daniel 9:26, no? Ang bisa natin sa 24. Bisa natin sa 24, basahin natin ang salita ng Diyos. Na darating talaga ang Mesiyas. Ito ang sabi, 490 years ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod at sa mga kababayan mo para tigilan nila ang pagre-rebelde sa Diyos, para mapatawad ang kanilang kasalanan, para mapairal ng Diyos ang walang hanggang katwiran, para matupad ang pangitain at propesya, at para maihandog na muli ang templo ng Diyos. Dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong iniutos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas muna ang 49 na taon, at sa loob ng 434 years ay muling itatayo ang Jerusalem na may mga plaza tanggulan magiging pangulo sa panahong iyon. Pagkatapos ng 434 years, papatayin ang pinunong hinirang ng Diyos, walang tutulong sa kanya. Darating ang isang hari at sisirain ang tauhan niya ang bayan ng templo. Kung babasahin natin to sa English version, sa KJV, Messiah to, no? And after 62 weeks shall Messiah be cut off. So may propesya na kasi patungkol sa Messiah. At very known yan sa mga Hudiyo, kasi yan ang inaasahan ng mga Hudiyo, na based sa hula ng mga propeta, darating ang Mesiyas. At ang Mesiyas na ito ay tatawaging anak ni David sa Psalm 2:6-7. Psalm 2. Wait lang muna. Psalm. Saan na ba yung Psalm dito? Yan, Psalms. Psalms 2:6-7. Tawagin kasi itong anak ni David eh. Okay, Tagalog lang natin basahin. Holy Bible. Ayan. Ganyan may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay pinanganak kita. No, at kung titingnan mo rin, sa hula naman ni Isaias, 35, ito naman yung hinulaan ni Isaias, sister, na magpapagaling ng mga may sakit, Isaiah 53, Isaiah 53, na ito ang gagawin ng Mesiyas, ano? 53 ba yun? Tingnan natin. Pisahin natin sa ano? Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo sa sariling daan. Ano talata nga ba yung badadyan sa Isaiah? Isaiah 35 ba yun, bro? Yung
darating ang Diyos para iligtas ang kanyang mga bayan at makakakita ang mga bulag. 35:6 mayroon mo dyan, do? Isaiah 30. Ano yan? Makakita ang mga bulag? Oo, Isaiah 35:6 ba yun? Nasa ano yan? Makita mga bulag, yun ay nasa Awit 118? Hindi, kay Isaiah. Oh. Isaiah 35 ba yun? 35 sa 4. Ang ano kasi, ito nga sa 35, no? Ito may nababasa. Inyong sasabihin sa kanila na matatakuting puso kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos, yung Mesiyas, ay paparitong may paghihiganti, may kagantihan ng Diyos, siya ay paparito at ililigtas kayo. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng mga bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. So based sa propesya kasi kapatid, very known yan sa mga Hudiyo na ang Mesiyas na darating ay anak ng Diyos at magpapagaling siya ng mga bulag. At nadetermina nga yan ng mga Hudiyo kahit si yung kausap niya na Hudiyo, si ano pangalan nun? Nicodemo. Kahit si Nicodemo na niya ang mga ginawa ng Panginoong Jesucristo na maraming ginawang milagro, no? May isang lalaki na sa mga Fariseo na nangalan Nicodemo, isang pinuno ng Hudiyo, ito rin ay naparoon sa kaniya ng gabi at sa kaniya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasakal niya ang Diyos. So, nadetermine talaga ng mga Hudiyo, Sister Marian Naisidinte, na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay ayon sa mga sinabi ng mga propeta, no? Hindi galing sa kung sinong tao na kundi sa Diyos. Kaya yung bulag, nung napagaling siya, abay, alam na niya kung ano ang pagkakakilanlan ng Panginoong Jesucristo kahit hindi pa sila nagkakilala. Kasi very known sa kanila yan, aral sa kanila yan, na darating ang Mesiyas at ililigtas ang kanyang bayan at marami siyang gagawing milagro. Pagpapagaling sa mga bulag, mga kapagsalita ang mga pipi, mga kalakad ang mga pilay, yung mga kuba ay mga kapag ano ng tuwid, yung mga kitungin gagaling sa kanilang mga sakit. Kaya alam ng mga bulag kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, Sister Mariana Isidente. Okay po. Salamat, Brother John Ray, sa mga paliwanag niyo po. Yun po ay mga kasagutan din natin, no, sa ating buhay. Yan ang mga kasagutan natin. Salamat po sa lahat, Brother John Do. So, may isa pa sana ako, kaso ano pala ngayon? Testimony? Tanong mo na lang, sister, kasi pinagbigyan ka naman ni Brother John Do at wala din namang iba yata nag-listen. Okay po. Ito po na lang. Sige po. Ano po ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinansa at sakramento? Magkapareho po ba yun sila? O iba ang kahulugan? Magkaiba. Pero magkatulad. Kasi pag sinabi mong ordinances, precept of the church, mga alituntunin. No? Ang sakramento naman, yun yung mga banal na bagay na mga signs of yung channels of graces. Yan ang sakramento kasi. So, mayroon namang mga alituntunin ng simbahan na hindi saklaw ang sakramento. No? So, magkaiba yon kasi pag sinabi mo mga alituntunin, mga batas ng simbahan yon. Marami yon. Pero pag sakramento, pito lang po yun, sister. From baptism to anointing of the sick.
Okay po, Bro John Ray, salamat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am the